Sumpah. Oh. Wala nakakalam dito. Kami lang nakakalam kung sino kayo noon at sino kami, sino kayo ngayon. Paniwala kayo na yung bata na hinangan nyo na yan, sino siya noon? Ang kaluluwa niya ay kapatid ni Moses, yung ikinulong ng mga Egyptiano na isang propeta. O siya yan ngayon, no? Propeta pa rin siya. Kayo, sino nakalam? Sino kayo noon? Wala nakalam. Kala nyo kayo lang, brand nyo kayo. Hindi, yung kaluluwa nyo, luma na yan, matagal na yan. Hindi kayo makabalik sa Diyos. Dahil, hindi kayo mag-graduate. Alam niyo, mag-graduate, hindi kayo mabanal. Lahat tayo mamamatay, sabi ko sa inyo. Ayan, sinabi naman niya kagabi. Sabi mo sa kanila, na kayo lahat ay mamamatay. Pero bago kayo mamatay, banalin niyo sarili niyo para makabalik kayo sa Diyos. Masahin mo. Tampo. Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes kapitulo 12 talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Oh, sige na. Paano ka makabalik sa Diyos? Tingnan yung mga ikanto dyan. Yung mga kaluluwa dyan na buwabalik sa inyo. Tao yan. Na hindi naligtas ng mga relihiyo katoliko. Ngayon pa, panahon ng Kastila. Panahon pa ng Hapon. Nandyan pa sila. Totoo ba nakapagligtas yung katoliko na yan? Ng kaluluwa. Bibidisyon niya, oh. Oh, ngayon, kasama na niya ang Diyos. Yung kaluluwa, nabihag pala na yung kanto. Kaya sinungaling mga pare, tandaan nyo. Yan, binulgar ni Jesus lahat yan, binulgar ni Rizal lahat yan. Pinagpapatay sila dahil mabibisto ang kasinungaling. Totoo ba? Maniwala kayo? So, kaya ito pagpapaliwanan ko sa inyo ito, kung may kakulangan man, kukumplituhin kaya, basta linggo-linggo kayo, o kaya tuwing kulong natin, nandito kayo, para malalaman nyo, hiwaga ng buhay nyo. Dahil ako, hindi nyo kilala. Kilala nyo ako si Manong Leo, pero hindi nyo kilala kung sino yung kaluluwa ko. So, paano tayo makabalik sa Diyos ngayon? Kung yung turo ng Romano Katolik, o turo ng Iglesia ni Cristo, turo ng mga reliyon na yan, siya ang paniniwalaan nyo. Hindi yung paniniwalaan nyo. Kaya itong Ebanghelyo na ito, hindi namin tinitigilan dahil siya ang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Hanapin po nila ang Diyos. Kasi ang bilin ng Diyos, nandun sa Kawikan City 1. Kawikan, Kapitulo 7, Talata 1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at tinpukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Alright. Kaya pinapangaral namin ang utos ng Diyos para mabuhay tayo. Kasi wala nakakalam kung ano yung utos ng Diyos. Yan o, 10 utos. Araw ng Linggo, magsimba ka. Yan ang batas ng Diyos. Huwag kang gagawa na manggawa. Di ba sa'yo? Exodo, Kapitulo 20. Siyempre. Exodo, Kapitulo 20. Ibinigay ang 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi.
Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangsman ng anumang anyong nasita sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ang mga rebulto. Bakit gayon? Uso-uso ang pagsamba sa rebulto. Eh, mga pari po nagturo nun. Eh? Yan ang mga bagong bagay na hindi natin mabago. Ano pa? Iwag ka magnakaw. Marami ba magnanakaw ngayon? Huwag kang magsisinungaling. Marami ba sinungaling ngayon? Ano sinungaling? Yung nananata na hindi makatawad sinungaling yan. Ako si Gloria Macapagal-Arroyo ay maglilingkod ng buong puso sa aking bayan. Pasumpa-sumpa sila sa Biblia pa oh. Maglilingkod na walang pandaraya. Magsisinungaling. Pero pag nakaupo na, korap na sila lahat. Ano pa? Kamu kayo turo ni Jesus na ama namin. Bisan mo. Huwag mong yuyukuran sila o... Sandali lang. Yung ama namin na tinuro ni Jesus. Ito po, Mateo Kapitulo 6, talatang 9. Sa 8 po tayo. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng iyong ama ang bago. Sa 9 na po tayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit ka. Sambahinawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit. Gayon din naman sa lupa. Hindi ba yan ang dinadasal ng mga pare? Sundin namin ang loob mo. Ama namin, nasa lahat ka. Diyan ka lang ha, huwag kang bababa rito. Huwag mo kong pakikilaman. Ganun ba magdasal? Sundin namin ang loob namin, huwag na sa'yo. Ganun ba magdasal? Bakit paulit-ulit yung ama namin yan? Sundin namin na loob mo. Sundin namin loob mo. Alam mo yung tsura ng Diyos? Naganto. Mga tao nga naman, binubulandas na naman ako. Okay na. Bakit? Mag-precision. Ama namin, sundin namin na loob mo. Nasusunod po may kalooban ng ama. Ano nasusunod? Yung kalooban nila, dahil hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Saan matagpuan ang kalooban ninyo? Sa Biblia. Sa Biblia, sa dyaryo, periodiko, o magasin. Okay na. Bakit hindi nila tinuro ang Biblia? Nakalagay niyo 10 utos sa laman ng simbahan, hindi naman sinasaysay. Hindi naman ipinaliliwanag. Matapos dasal na sundin namin na loob mo. Hindi naman nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ano kasi ang kalooban ng Diyos? Nandun sa Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Nakasama kasi din mo, bakit? Parang ang tumutula. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kasi, yan ang katungkulan ng tao, sundin ang utos ng Diyos. Nakalagay dyan sa Biblia na yan. Bakit ang pare, hindi nangangaral ng Biblia? Nagbabasa ng Biblia, hindi naman niya bigyan ng kaulugan. Yan ang kinagalit ni Rizal dahil nililigaw niya ang matao. Kaya mga pare, sila pumatay kay Rizal. Ano kasi kanta ni Rizal? Yung bayan kong Pilipinas, binihag daw ng mga Hudas. Okay na.
Eh, katay nga niyo, banyak pan. Bakit sino na ito kayo? Pagdating sa magkibidyo kayo, huwusay niyo kwanta. Yan ang kanta ng mga katipunero. O sino ngayon ang ibanghilista ng mga katipunero? Kilala nyo? Si Balagtas! Francisco Balagtas! Ipinaparaan sa tula. Bakit ipinaparaan sa tula ang pag-ibanghilyo? Dahil bawal sa Romano ang magbasa ng Biblia. Kaya pinaparaan nila sa tula, kanta. Ayun, ang kinantay sa ang bayan ng Pilipinas. Binihag ng mga Judas. Ah, pinapadaan sa kanta ang tula. Kaya sabi sa kanta, ibon man may layang lumipad. Ah, sila kasi hinawakan ng leeg ng mga Kastila. Kaya yung batas ng Kastila, siya ang pinahiran sa buong Pilipinas. Kaya naluko. Ah, sino may ari ng mga Kastila? Di ba Kastila? Sino may ari yung Hacienda Lucita? Kastila yan! May pamana lang sa mga Kino. Nung manalo ang Amerikano laban sa Kastila, oh, tapos sumakop uli ang Japan, natalo na naman ang Pilipino. Oh, mabuti may nakialam na Amerikano. O oh, kundi, hanggang ngayon, hapon pa rin na dito. Tandaan nyo ha. O ito, babalaki na naman China na lusubin ang Pilipinas. Ayun na, malapit na sila. Paano? Binibinta tayo ng gobyerno. Sa ibang bansa. Hindi pa nyo alam yan. Dahil ang gobyerno at sindikato, sinabi ko sa inyo. Anong gagawin natin ngayon? Ganyan na lang. Hindi na tayo kikilos. Ito ba ang ipamamana natin sa yan atin? Ba, oh, yan ba ipamamana nyo sa mga anak ninyo? Mga apo ninyo? Yung gobyerno na yan? Sino dapat maghari ngayon? Simasahin mo na. Awit! Kapitulo 2. Awit. Awit Kapitulo 2. Bakit ang paghahari ng pinahira ng Panginoon? Alright. Sino ba ba pinahira ng Panginoon? Hindi ba si Jesus? Dahil ang hari ngayon, oh, kawawa kayo. Bibihagi lang kayo ng injection. Formula lang yan. Bayad na kayo. Sino gusto niyo maghari? Sila o kami? Kami ang pinahiran eh. Kasama si Jesus na pinahiran. Tingnan mo, masahin mo na. Bakit ang mga bansa ay na... Gawa, Kapitulo 10:33. Gawa, Kapitulo 10, talatang 38. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Oh, sino gusto niyo maghari? Si Jesus at ang kanyang mga pangkat? O oh, yung gobyerno at ang kanyang mga pangkat na tulisan at magnanakaw? Nakalagay niya si Facebook ko, ang dami na, 30 na. Wala nanonood. Pero pagdating sa chismis, ang galing niyo manood. Sino mga pinahiran ng Diyos na dapat maghari? Si Jesus at ang kanyang mga alagad. Anong gano'ng ginagawa kasi ni Jesus? Nung isugo ng Diyos na pumapatay na apat na prinsipe, sino sinugo niya na tagapagligtas? Hindi ba si Jesus? Ayan yung COVID, pumapatay yan. Pero sa amin, walang COVID sa amin. Tandaan nyo. Diba, sayo mo na?
36 de San Juan. Saka yung 423 de Mateo. Ano kasing ginagawa ni Jesus noong panahon niya? Juan Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon nila mga pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Oh yan, Jesus! Sino kayo ang pangkat ni Jesus? Sa panahon natin? Kayo! Hindi ba kayo na ang ginagawa ng kapangkat ni Jesus? Para maghari na siya. Dahil siya ang pinahiran at ang maalagad na yan na manggagamot na tilaga niya. Siya ang kanyang pinahiran. Di ba yun ang sinabi niya nung nakaraan dito na pulong natin? Libutin niyo, sabi niya buong dengdeng. Kung kanino ako nagpagpunyag o nagpag-usap ng harap-harapan, sa inyo lang, sabi niya. Buong dengdeng ito ah. Tayo lang ang kinakausap niya. Hindi pa niyo pinapansin. Kaya pala yun ang sinabi niya kagabi. Gusto niya kayo lahat na makapiling dito sa lugar na ito. Naganap po yun sa, ano, sa Juan 14:21. Pero binabuyo liwala niyo ang kanyang paghari. O gusto niyo maghari, yung mga tulisan na magnanako sa bayan, kawawa kayo. Kawawa kayong mga anak sa susunod na generasyon. Yan ba ang gobyerno na papamanan niyo sa manak? O pag-gobyerno niyo? Pag-isipan niyo mabuti ito. Dahil inilatala ko na yan sa buong dengdeng hanggang sa Amerika, narinig na ito. Marami na sa ibang bansa na humahanga sa video ko, gusto nilang pumarito, baka mahunahan pa kayo na. So kung gobyerno na yan maghari, kawawa kayo. Apang panahon hawak kayo sa liig, hindi kayo makalpas. Kayo makawala. Hawakan lang kayo sa leg. Pag makulap, papatay nyo lahat. Wala kayong magawa. Nakaplano na yung pagpatay. Yan, bakuna na yan. Pagpatay yan, sabi ko sa inyo. Kaya sabi niya sa akin, sabi mo sa kanila, napasakop sila sa akin. Kahit na nung nasaksak ang laso sa kanila, akin patanggalin. Okay na. Nandiyan sa Biblia na yan. Sa Marcos, Kapitulo 15, at isa'y magmula sa 17. Unay muna sa 15, diretso. At sinabi niya sa kanila, magsiyahan kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat. Lakasan mo, tinig mo. Ano po? Hinaan mo. Marcos, Kapitulo 16, talatang 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyahan kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Okay na. Kaya ang Ebanghelyo to, talaga kailangan malaman ninyo. Dahil katotohanan dito, sino man hindi sumasampalataya rito, mapaparusahan talaga. Sunod-sunod na yan. Wala nang tigil, sakit na yan. Tandaan nyo. Ang dami nang masakit sa buong Pilipinas. Sa buong isang katawan nata, may sakit na. Buong mundo po, marami kahit nang namamatay. Kahit nasa kami pupunta. At lalaki pa mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalta sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsinuman sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Alam niyo, maghahawak na ahas. Makukulam yan. Talaga huhuli namin lang dyan. Makukulam yan. Papatay namin lang dyan. Tandaan niyo. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit. At sila ay magsisigaling. Ulitin mo siya. Magsisinom sila ng bagay na makakamatay. Sa anumang, sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsinom sila ng mga bagay na makamamatay,
sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Okay, hindi nyo ininom yun eh. Ininjek sa inyo yun eh. Makakamatay talaga yan. Kaya lang, basta pasakot kayo sa Diyos daw. Hindi kayo tatamblan yan. Sabi ng Ama sa akin. Ipapatong nila kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. O, yan ang palatandaan ng Iglesia ng Diyos talaga na tunay. Kahit ang pare, walang makagawa yan. Kahit ang sinong ministro, walang makagawa yan. Kundi lang yung mga pinahiran ng Diyos. Yan ang palatandaan ng totoong reliyon. Bakit sa Biblia. Ngayon, kung maghahari na Diyos, kilala ko na yung may hawak ng pera ng Pilipinas. Yung narinig nyo yan na, ano pala, Wonder Boy? Mr. Eduardo Miranda po. Ilocano rin yan, sa Aurora Province. May kapangyarihan siya na kapangyarihan na San Goku. Kaya nalalakad niya sa harapan ng tao, hindi makita. Kaya nalulustutan niya yung mga tao pumapatay sa kanya dahil pinapatay ng gobyerno yan. Ayaw po niyang ilabas yung kayamanan dahil kung ilalabas daw po niya yung kayamanan at tanakawin lang ng nasa gobyerno ay di bali na lang daw po. Kailangan daw po mawala muna yung politika bago niya ilabas yung lahat ng kayamanan ng buhay. Pare-pareho kami ang pinaglalaban. Pinaglalaban niya, pinaglalaban ko, pinaglalaban yung announcer doon sa New York, Pilipina rin yun. O yun din ang pinaglalaban ni Valeros. Yung nagrarally doon sa... Yung reyna ng Hulusulo. Pati yung reyna ng Hulusulo. Pinaglalaban na niyang kalayaan. Dahil yung gobyerno niya talaga. Pinugara na talaga ang tulisan at magnanakaw yan. At mayroon pang mangkukulam dyan, tandaan nyo. Hari ng mga mangkukulam ang nakapasok dyan. Kaya itong paliwanag na ito, sana maliwanagan na kayo ha. Napasakot na tayo talaga. Kawawa. Ang mga bata sa susunod na henerasyon, hawakan na naman na leeg ng gobyerno kung hindi natin palayain sila na kailangan ang Diyos na maghari at ang kanyang may pinahiran. Masahin mo na ang paghari ng pinahiran ng Panginoon. Zacarias Kapitulo 14. Hindi! Awit. Awit Kapitulo 29. Ang Panginoon ay nagahari. Manginig ang mga bayan. Siya ay naupo sa mga kerubim, makilos sa lupa. Ang Panginoon ay nakita sa Diyos. At siya ay napakasunod sa lahat ng mga bayan. Hindi lang ang dakila sa kilakilabot na pangalan. Siya ay banal. Alright. Alam niyo yung sinasabi, maupo sa mga kirubin. Ang kirubin ay alagad na babae. Ang serapin, alagad na lalaki. Ang tawag na mga Katoliko, kirubin at serapin. Serapines, sabi nila, kirubines. Pero hindi nila alam mga propeta yan na kanyang gagamitin sa kanyang paghahari. Kaya ang pag-aari, mula pa noon, ipinaglalaman ni Hari David. Hanggang ngayon, ipinaglalaman namin ang pag-aari ng Diyos. Saan siya upo? Sa kanyang mga kasangkapan. Marami ng kasangkapan ng Diyos. Tandaan nyo, pag nagkaisalag yan, dahil ang mga espiritista, 30 million na. Tandaan nyo, matahimik lang sila. Pero pag nagkaisa yan, pagkakaroon na narali, nandiyan sa kan, nakalista dyan sa Apokalipsis, ang rali,
Eh, basahin mo na 5. Dalian ang gusto ng Diyos. Apocalypse Kapitulo 7. 99.5. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tutungan. Siya'y banal. O, saan nakatutungan yun? Sa sinasabi niyo kasangkapan, medium. Yan ang gagawin ng Diyos. Kamukha ni Jesus. Bakit akala niyo si Jesus? Medium yun. Yun ang ginagamit ng Ama nung pagbaba niya, nung panahon niya. Walang naniwala. Na siya dapat naghali na mula pa doon. Kaya napatay nila dahil sa'yo. Walang naniwala na siya ang sugo ng Diyos nung kanyang panahon. Amen na. So, itong binuksan ko sa inyo na pag-aral. Pagingan nyo mabuti at unawain ninyo dahil kailangan Diyos na maghari. Dahil kundi maghari ng Diyos. Kawawa kayo. Hahawakan kayo ng leg ng gobyerno. Patutupad nila ang kanilang mudos. Kaya mamatay kayo. Kaya mabuhay kayo. Wala silang pakilam. Ano wala kayo ron? Paniwala niyan? Tingnan yung mga namamatay. Wala silang pakilam. Kumikita sila eh. Kahit na may bagyo. Ilapas o lahat yung bahay niyo. Wala silang pakialam dahil kikita sila dyan, limpak-limpak na sa labi, kikita nila pagdating ng sinasabing, ang tawag doon? Calamity pad. Ibubulsa lang nila yan, pera ng bayan yun, ibubulsa lang nila. Tandaan nyo ha, pero kami, inutusan kami ng Diyos, para ipalam sa inyo lang mga ito. Dahil yan ang modus nila mula pa noon. Hindi na nababago. So, kailangan daw mapalitan na yung gobyerno na yan. Wala nang politika. Dahil si Miranda, ayaw niyang pakawalan yung kayamanan hanggang mayroong mga politika. Tandaan nyo. Binubulsa lang nila pera. Kaya kung maghari na Diyos, makawalan na yun. Unang-una niyang bigyan yung totoo raw na mga lingkod ng Diyos. Kaya na. So, taong bayan daw po yun, yung kayamanan na yun. Kaya pakinggan nyo si Miranda pag isa ay nagsasalita. Dahil totoo lang yun, sinasabi niya, membro ng gobyerno yan, pero hindi sumasali sa modus operandi ng mga politiko. Sabi po kasi niya, magnanakaw daw sa yung politiko, hindi naman daw siya magnanakaw, bakit daw siya sasali? Sana, maghanap na lang ito ha. Dahil pag naghari na Diyos, pakawalan niya yung pera na yan, wala na maghirap na Pilipino. Dahil pinakamayaman na bansa sa buong daigdig ay Pilipinas, tandaan nyo. Wala nakakalam niya, kundi kami lang. Dahil yung pinto na hawak ni Marcos, wala na sa kanyang kamay. Kung may natiraman sa kanila, yun na lang ay bangko nila, na kanila sariling bangkong ano. Yung mga kumpanya po nila, nakakalat sa iba't ibang daigdig. Kagaya ng Goldman Sachs, Vanguard, pero yung pundo na tinatawag na World Bank, hawak pa rin ni Miranda. Sana nga, magtagumpay tayo ha, magkakaisa, alang-alang sa mga Pilipino. Dahil yan ang hiniling ko ng Diyos noong panahon 1970s. Nakasaganaan. Sana matupad na sa panahon natin. Dahil sa taong ito, dating na raw kasaganaan. Kung magsipag kayo, dahil yun sinabi niya kagabi, bumabase. Sabi mo sa kanila, na magsipag sila sa aking harapan, sabi niya, para ipagpatuloy ko
ang pagkakalob ng kasaganaan. Kagabi po kasi bumaba po ang Santo Niño kagabi. Ayun po, yun po ang mga binanggit ng pastor. Pero sabihin nyo kay Cap. Dahil si Cap, wala na naman ngayon. Alam ko si Cap, masipag sa kanyang posisyon bilang kapitan. Pero sabihin ko sa inyo, mas mataas ang posisyon pagiging pastor ng karirang langit kaysa pamamahala sa... Wala naman nagagawa ng kapayapan, napayapan na paminalin. Kaya ng gobyerno ng Pampanga, hindi nga payapan Pampanga, tanda nyo. Gulo-gulo pa rin yan. O sino magpapayapa? Diyos lang ang magpagbigay ng kapayapan, tanda nyo. Dahil patitigilin niya lahat yan ng mga elemento. Dahil yan ang pangako niya. Sige, basahin mo na yung pagpapala sa pagsulit. Levitico Kapitulo 26, talatang 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo, at walang katatakutan kayo, at aking tapawin sa lupain ng magbangis na ayo, ni hindi dadaanan ng inyong lupain sa taba, at ahabunin ninyo ang inyong mga kaaway, at mga bubuwal kayo sa harap ninyo sa taba, at limasan niyo ahabol sa 100, at sa 100, sa inyong ahabol sa 10,000, at ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. Eh, yung mga pangako ng Diyos na yan, magaganap. Kung ibigyan na niyo yung sarili sa Diyos, maglingkod na kayo. Dahil yun, sinabi niya sa akin, pilitin mo silang sumapasak sa akin. Para bigyan ko na magandang kinabukasan ang kanilang maanak at anak pa ng kanilang maanak. At pag ang gobyerno na yan, ang manatili, sabi ko sa inyo, manatili yung ginagawa nila na umudos parande, wala makaawat. Diyos lang ang makagawa yan kung papatayin niya lahat ng makasalanan. Dahil sabi niya kagabi sa akin, hindi lahat ng mayaman ay suwail. Meron din daw mayaman na suporta sa atin pagdating ng panahon. Diba nyo ha? Hindi lahat ng mayaman, sabi niya, ay suwail. Mayroon din masunurin dyan. Ito na. Para matupad yung nasa Biblia, Isaiah 60. Isaiah Kapitulo 60. Ang paghiganti at pagliligtas ng Panginoon, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Alright. Alam niyo ba sabi yan? Pag sinabi niya ikaw, kayo ay bumangon na. Yeah. Sumilang na kayo. Sapagkat ang karunungan ay dumating na sa inyo. Yan ang liwanag na pinaliwanag ko. Dumating na. Okay na na. Dahil ang liwanag na yan na pinaliwanag ko sa inyo, susundan ng Diyos yan. Kaya bumangon na tayo. Ibig sabihin, itayo na natin ang iglesia ito para pagharian ng Diyos. Meron akong tinatayo doon sa pande, doon sa kadamay. Inupisan na yun. At yan nasa Malolos, at yun nasa Tanlac. Apat lang daw may tayo ko. Yan na. Nasa Tanlac yun sa Kapas Tanlac. Yung isa nandun sa Pandi. O isa nasa Minalin. Isa nasa Manulo. Pwede na. Dahil yun, sabi niya sa akin noong 1974, apat lang ang may tayo mong kaharian. Kaya na'y apat na lang yan. Pwede na. Dahil inilagay ako dito sa Bulacan, Pampanga. Nakasentro raw ako. Pwede ka pumunta doon sa norte. Pwede ako pumunta doon sa south. Madali lang. Eh. Sana. Sabihin nyo sa kasamaan daw. Magtulungan.
Dalawa, pangako niya sa inyo, gagawin daw niya. Ano pangako niya kasi noong nakaraan? Kung ano, yung mga kabuhayan na po rito, yung kabuhayan ninyo, babalik. Babalik na. Ibabalik na yung kasagaran ng atin niyo sa mga isla ninyo. At sa pagsikapan niyo, itayo daw ito. Parihan niya ito. Ano pangalan? Ayan, Fishers of Man Missioneros. Nasa Biblia ba yung Fishers of Man? Basahin mo. Sa Marcos. Pangalan nyo, nasa Biblia. Eto, Trono ng Ilaw. Nasa Biblia rin. Eto po, Marcos, Kapitulo 1, upisa po natin sa 16. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, inakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na nagahagis ng lambat sa dagat. Sapagkat sila'y mamamalakaya. O, see? Mangingisda yung mga taong ito. Ano, sabi niya sa nila, sumunod sila... kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Yan po. At yung pong pangalan po na yan, rehistrado po yan sa kalangitan. Tama po narinig nyo, sa kalangitan po nakarehistro yan, pangalan na yan. Bago po kasi ibigay yung pangalan na yan, irerehistro muna po sa kalangitan yung pangalan na yan. Hindi po basta-basta ang pagtatayo ng lindu yan ang kaharian ng langit. Nakarehistro po sa kalangitan. Hindi po sa gobyerno, sa SEC na sinasabi. May permit kami sa SEC. Ano hawak ko? Kasi yun ang sinabi sa akin yung kasama ko. Pwede mo iligpit yan sa mga bilang paggalang sa gobyerno. Ayaw ko parehistro kasi noon eh. Dahil ako, rehistrado ako sa langit. Pinagbigyan ko siya dahil sabi niya, ibigay mo kay si Sar, kay Sar, si Sar, ibigay mo sa Diyos, ang sa Diyos. Sana. Kaya binigay ko, karapatan ng gobyerno, nagparehistro ako. Sinasabat naman ako sa iyo eh. Pakita ko ganyan yung permit eh. Sige, tuloy na po kayo. Pwede naman pala. Okay, so, marami pa tayong pag-aaralan para imbulat ko kayo sa katotohanan. Dahil sa tagal ko naglilingkod sa news, nakakapagod mo magsalita sa inyo. Sa October 23 po, pang 48 years ng kaharian ng langit. Birthday po niya at ng santo ninyo. Spiritual material po. Okay. Anniversary po sa Malolos. Imbitahin ko sana kayo, pero yung kapitan naman, wala rito. Paano yan? Kasi ang tunay na birthday ng Panginoon nyo, Pasko, October 23 talaga. Hindi December 25, tanda nyo. Saan po galing yung yung October 25, ay December 25, anniversary ni Moses yan, yung kalayaan. Nung niligtas niya Israel, yan, December 25, bakit pinagsama ng pare, pinagsama ng gobyerno, hindi naman pareho. Nung silang si Jesus Cristo, October 23, kaya susunod na buwan na yan, Pasko na. Kaya lang, hindi nagdidiwang buwan deg-deg. Bakit? Ayun na kamulatan nila eh, December 25 eh. Naging tradisyon na po kasi na... Tradisyon na, hindi na mabago. Mahirap baguhin na. So tayo na lang, mag-celebrate. Mga nakaalam. Yung nakaalam na katotohanan, yan na lang. Dahil sumunod sila sa kasinungalingan eh. Mahirap na pihitin yung mga tao. Kaya pagpihit ng Diyos, yan sakit. Pero wala pa nagtanda. Porque baga sila pagalingin eh. Ganun lang. Galit ng Diyos doon. O, ibigay ko sa inyo ang lamesa ha. Tawagan na po yung pangulo ng hangga. O, palapakan nyo sila.